Gusto mo bang gumawa ng automatic crafter para sa mga materials na 3x3 at 2x2? So ito pong redstone design na ito ay gumagana po sa Java Edition, Pocket Edition, or Bedrock Edition. So ilalagay lang po natin yung mga items dito na gusto natin i-autocraft, at kung mapapansin ninyo naman po, automatic na po siyang nakakraft into blocks. So pwede rin po ito sa kahit na anong 3x3 na items tulad ng dried cap, kung mapapansin ninyo naman po. So pwede po kayo maglagay dito ng brick at saka ng nether bricks at kahit na anong crafting recipe na kailangan ng 2x2 slot, at automatic na po silang magiging blocks. Sobrang flexible po ng crafter na to. As long as same item po yung ginagamit nyo, pwede nyo po siyang gamitin para sa mga 3x2 na crafting recipe, sa mga 3x1, at actually para po sa mga tulad ng stairs ay pwede rin po ninyong gamitin itong automatic crafter na ito. So as long as pare-parehas yung mga items na nakalagay dito, automatic na po magka-craft ang crafter na ito. So kapag hindi nyo na po gusto ng stairs, patayin nyo lang po ang crafter na ito, at kung gusto nyo gumawa ng slab, ilagay nyo lang po siya dyan at buksan ninyo na. At automatic na pong magka-craft ito ng mga slab. Para magawa ang redstone contraption na ito, ito lang po ang inyong kailangan ng mga materials. So isang stack ng kahit na anong items na gusto nyo. Actually, kailangan nyo nga lang ng 5. Ginawa ko lang isang stack kasi sanay akong gumamit ng isang stack. So para hindi na po kayo mahirapan, mag-iwan po kayo ng 3x4 na space. So maglalagay po kayo ng barrel dito, maglalagay kayo ng block dito. Tapos yung gitnang block, sisirain nyo po at papalitan nyo ng crafter. Siguraduhin po ninyo na yung crafter, ito pong bibig niya, ay nakaturo po dito sa barrel na ito. So kapag sinira ko yung barrel na ito, kung mapapansin nyo, nandito po yung bibig, ibig sabihin, dyan po mapupunta yung items na makakraft nung crafter. So ang susunod po ninyong gagawin ay maglalagay kayo ng block sa likod ng barrel, block dito, at block dito sa may itaas. Maglalagay po kayo ng comparator dito. Dapat yung likod ng comparator ay nakandito sa may crafter na ito. Tapos maglalagay kayo ng block dito sa may itaas, at maglalagay kayo ng redstone dust. Although pwede nyo naman pong sirain itong block na to at dito nyo ilagay yung redstone dust, pero for aesthetic purposes, maglagay po kayo ng block dyan at ng redstone dust sa ibabaw para maganda tingnan. So ang susunod po ninyong gagawin ay maglalagay kayo ng 3 blocks dito, maglalagay kayo ng crafter sa dulo, maglalagay kayo ng comparator at ng redstone dust dito. So ang susunod po ninyong gagawin ay maglalagay kayo ng barrel dito, maglalagay po kayo ng hopper sa ilalim ng barrel, at dapat yung nguso ng hopper ay nakaturo dito sa crafter para po lahat ng items na manggagaling sa barrel ay dadali niya dito sa crafter. So technically, ito na po ang inyong redstone contraption. Pwede nyo nang tanggalin yung platform sa ilalim para hindi na po kayo malito. So ayan, ganyan lang po siya kaliit, mga kabarkada, at lalagyan na lang po natin ng lever dito mismo sa crafter para pwede natin siyang patayin at pwede natin siyang buksan kung kailan natin siya gagamitin. So sa part po na ito, ipapaliwanag ko kung paano siya gumagana. So ito pong crafter na ito ay nag-e-emit ng signal number 9. So 9 po yung power na inilalabas niya dito. So bubuksan nyo yung F3, meron po nakasulat sa may pinakababa na power number 9. Tapos itong comparator po na ito, dahil hindi siya naka-subtract mode, ito po yung subtract mode, ito yung hindi naka-subtract mode, ang ginagawa niya, naghahanap po siya ng signal, at yung signal na mahanap niya ay tutumbasan niya po yung signal na yon bago siya mag-emit ng redstone signal. So hindi po bubukas itong redstone line na ito hanggat hindi po siya nakaka-receive ng signal number 9 tulad nitong nasa gilid na ito. At itong crafter po sa unahan ang magbibigay sa kanya ng signal number 9. So hanggat hindi napupuno itong crafter na to, since 9 po ito, kailangan po nitong mapuno para magbigay siya ng signal number 9, at kapag napuno na po yan, a-activate na po itong redstone signal na ito. So kino-compare niya lang po yung nasa gilid niya. So kapag meron tayong signal number 8, hindi po siya maglalabas ng redstone signal. Hinihintay niya pong magkaroon ng signal number 9. So pagka nag-signal number 9 na po, or power number 9, magkakaroon na po tayo ng redstone line. So pwede kayong mag-craft ng paganito. So as long as hindi pa siya napupuno, hindi po gagana. So dapat mapuno ito. So pwede kayong mag-craft ng buttons, pressure plate, slabs, pwede kayong gumawa ng mga iron fence or iron bars, pwede kayong gumawa ng stairs at iba pa. As long as mapuno po ang crafter na ito, gagana po ang system na ito. Kaya mahalaga po na yung ipapasok nyong items ay magkakaparehas para hindi na po kayo mahirapan. So once na mapuno yan, automatic na po silang nagka-craft. So ayan, meron na po kayo
automatic crafter na all-purpose. Lahat ng gusto nyong i-craft ay pwedeng i-craft nito as long as same item. So for example, meron po kayong gold farm. Yung gold farm ninyo ay naglalabas ng golden nugget. So ilalagay nyo lang po yung golden nugget dyan. Ipe-prepare nyo lang po yung crafter sa kung ano yung dapat na i-craft niya. At syempre, kapag po napuno ito ng golden nugget, magiging golden ingot po. Yan, at mapupunta po dito sa barrel sa ilalim yung inyong golden ingot na na-craft na. So kung natulungan kita at natutunan ka ngayong araw, huwag mong kalimutang mag-subscribe at maraming salamat sa panonood ninyo at hanggang sa muli, paalam!